Sobrang hirap actually. Unang-una na lang, malayo ka sa pamilya. Pangalawa, hindi mo hawak yung oras mo. Kahit hindi mo gustong pumasok, kailangan pumasok. Pag nagkakasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo. Yung tipong mag-isa ka talaga. OFW for the past 30 years, I was in Saudi Arabia, but then pumunta ako sa Dubai kasi talagang wala eh. Yung hirap na hindi mo kasama yung pamilya mo, yung hirap na nagpapagod ka, nagpupuyat ka, gumigising ka na maaga na hindi mo nakikita yung mga taong pinagdadaanan mo ng effort para matulungan mo kasi lahat sila nasa Pilipinas. In reality, sa Pinas, mahirap humuha ng trabaho kasi hindi maganda yung natapos ko. So, nagtry ako maging OFW para matulungan ang family ko sa Pilipinas, parents ko, tapos family ko. And during that time, sa pagiging OFW ko for 8 years, halos ganun ang nangyayari. Batang mahirap, talagang literal na taga squatter, batang palengke. So mahirap ang buhay, so kailangan lumabas ng bansa eh. Kasi walang opportunity sa Pinas. For the past 19 years, wala akong naipon. Pag tinitingnan ko yung account ko, nakakahiya. So kung ganun pa rin ang gagawin ko, well, after 19 years ulit, ganun pa rin, wala pa rin akong maiipon. Ang sahod ko 1,400 lang bilang gasoline boy. Pero yun, medyo ginawan ko pa rin siya ng paraan, naniwala lang sarili ko na kaya ko mag-stay dito. Dahil po sa mga pangarap sa buhay, ako lang po yung inaasahan ng pamilya ko. So kaya po nag-abroad talaga. At isang opportunity din na naka-OFW ako, nandito po ako sa Abu Dhabi. Gusto mong magpahinga pero hindi pwede kasi kailangan magkasakit ka, kailangan mong magtrabaho. Pinakamahirap kasi yung mararanasan mo rito, yung hindi mo kasama yung pamilya mo. Which is the most important talaga yung family. Kasi sila yung nagbibigay sa'yo ng motivation para mag-abroad ka. Nagbabiyahe ka ng 4 oras para lang sa isang way. Dumarating ako sa bahay ng mga alauna na wala ka ng lakas para pa kumain. At kinabukasan, 7:00 ng umaga, kailangan tumayo at pumunta na ulit sa opisina para sa trabaho. Yung struggle na mag-umpisa ka rito as expat, wala kang kakilala, malayo ka sa kamag-anak mo. Pag nagkasakit ka, solo mo lang yung sarili mo. And this is it. This is uno. Sobrang ganda. Dito tayo magkakaroon ng time freedom at saka financial freedom. Sa 22 years ko, ganon. Maniwala ka, ngayon lang nagsimula nung nagkaroon ako ng pag-asa. Yung na-achieve ko sa uno in 1 year, nasabi ko ngayon pala ako simula mag-umasenso eh. Para bang yung pangarap ko 22 years ago, pangarap lang pero ngayon natupad eh. 22 years ago, dala ko pangarap, pero tumagal akong tumagal na natiling pangarap. Natupad lang at nagsimula matupad nung mag-uno po ako. Sa uno kasi, hindi lang yung sarili mo ang mababago, tapos yung mga taong nasa paligid mo, pwede mo silang tulungan. In a span of 6 months, dito namin nakita talaga na naging millionaires club kami at hindi namin ina-expect. Extra income lang naman eh, yun lang ang ina-expect namin. Pero, pagdating ng ilang taon lang, eto lang kami, napakalaki ng resulta na kayang-kaya mo rin. Kung makita ko yung uno, nakita ko yung opportunity na isang negosyo na matuturuan kang kumita, matututo ka magnegosyo. Kung sa employment tayo mananatili, malayo nating maabot yung mga pangarap natin para sa mga pamilya natin. So this is a perfect opportunity na very low yung i-invest mo, pero kayang-kayang tuparin yung pangarap mo. Uno na po ang the right vehicle para tayo mapauwi ng maaga po. Importante po ay tulong-tulong po tayong makamit po yung mga pangarap natin. Sa out of 16 na networking na nasa lihang ko, ang uno talaga ang number one. Ito na yung business natin while we are working, being employed. Maniwala kayo, may mangyayari at may mangyayari. Pwede naman 25 years old, kumikita ka na ng million eh, di ba? So why not? Tingnan natin. Subukan lang natin, walang mawawala sa atin. Kita namin na maganda ang sistema. Ang mga leaders dito, may integrity, may humility. At nakita namin na talagang ang daming tao ang natulungan ng uno na maabot yung mga pangarap nila sa buhay. Ang pagkakaya ba lang natin, nag-decision kami na gawin namin ng uno. Tinodo lang namin dito.
at tapos eto na. So this is what I'm doing now and I'm very happy. Thanks Uno, you changed my life. Grab mo yung opportunity na sa tingin mo magbabago sa buhay mo. 360 degrees pwedeng baguhin yung buhay natin at ang priceless po dito is yung mga taong matutulungan natin. God will provide, there is Uno. So live the life that you have imagined. Uno, it changed my life. Mangarap lang kayo. Gawin nyo na siya. I'm doing Uno para dito sa aking mga anak. Malalim kasi ang Uno eh. This is the right opportunity. Ito po yung sagot sa kahirapan. Sa tulong ni Lord, walang imposible. Kaya nyo din. Grabe, natapos na ang kauna-unahang Formula 1 sa international dito pa sa UAE here in Dubai. Pero kulang yan pag hindi tayo nag-jump shot, di ba?